Naka-ECQ man, pinag-aaralan na ng PNP na alisin ang mga checkpoints sa Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Guillermo Eleazar, inaalam kong nagre-resulta lang ng matinding trapiko ang mga checkpoint dahil pinapayagan talagang lumabas ang mga apor. Maitatalaga rin daw ang mga pulis na nagbabantay sa checkpoint sa iba pang lugar na higit na kinakailangan ng kanilang serbisyo. Paglilinaw naman ng DILG, fixed checkpoints lang iniisip na tanggalin ng PNP. Kung mangyayari man yan, mahihirapan daw ipatupad ang ilang pulisya gaya ng curfew. Posible rin daw may mga non-apor na magtangkang lumabas kung alam na walang checkpoints sa kanilang dadaanan. Narito naman ang reaksyon ng ilang pasahero sa planong ito. Okay lang naman po, for safety naman po. So, kapag po kayo sa mga okay checkpoint? Yes po. Dapat alisin yung checkpoint kasi halos lahat naman ng workers pinapayagan nilang lumabas. So, what's the point? Parang sayang lang yung oras ng tao. Sa Miyerkules na katakdang simulan, ang pamimigay ng ayuda sa mga apektado ng panibagong enhanced community quarantine sa Metro Manila. Sa panayam po ng unang hirit kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, sabay-sabay itong gagawin ng mga LGU. Iba-iba naman daw ang magiging paraan ng mga LGU sa pamimigay ng cash aid. Bawal kasi ang mass gathering dahil sa banta ng Delta variant. Kaya bukod po sa mga LGU, kausap na rin nila ang PNP tungkol dito. Nagpupulong ang mga LGUs kung together with the Philippine National Police kahapon kami tingdan namin ng PNP para i-alert na sila na magkakaroon ng pamimigay ng ayuda. So gagawan po nila ng schedule yan, gagawan nila ng notices sa mga ating mga kababayan at ipopost nila sa social media yung mga benepisyaryo. So ang pwede lang po pumunta doon sa distribution point ay yung mga kasama sa listahan. Ngayon, kung meron namang mga grievances, pwede rin pong dalihin yan sa barangay o sa local government unit, pero hindi po doon sa distribution point para nga po hindi magkaroon ng super spreader event. Namigay po ng pagkain sa Marikina bilang tulong sa mga jeepney at pedicab driver na apektado ng lockdown. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Bilang bahagi ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pandemya at lockdown, naglunsad ang Task Force Children of the Storm, Bayanihan, Marikenyo at Marikenya at Community Pantry PH ng Community Kitchen sa Barangay IVC sa Marikina. Ito para sa mga anak at pamilya ng mga jeepney at pedicab drivers na residente ng Sitio Olandes. Mahigit 8 po ang benepisyaryo ng programa. Binigyan sila ng lugaw at food packs. Sa unang batch, dahil magkakapitbahay, may roll call na naganap, tinawag at tinalabas ang mga tatanggap ng food pack. Habang sa ikalawang batch naman ay bahay-bahay ang ginawa. Iniwasan kasi nila ang pila na posibleng pagmulan ng hawahan ng COVID-19. Para matiyak na magiging maayos at sumusunod sa health protocol, may pahintulot at may koordinasyon ang kanilang gawain sa barangay. May mga kawani pa nga ng barangay na kasama sa pamamahagi ng ayuda. Ayon kay Yul Rico Bunganay, Secretary General ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns, mga driver ang napili nilang mga benepisyaryo dahil sila ang lubhang naapektuhan ng kabuhayan dahil sa pandemya at nanawagan din ng dagdag na suporta mula sa pamahalaan. Ilan sa mga driver na nabigyan ng ayuda sa mismong jeepney na natutulog at hindi na nakakapasada. Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZBB nag-uulat sa Balitang Hali. Maraming salamat sa iyo, Mark Makalalad. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.